Hi guys, welcome back to my channel. And sobrang tagal na nung huling nakapag-upload ako ng video. Siguro it's been 6 months. So ngayon, i-share ko lang sa inyo yung aking experience. 4 days na ako nag-intermittent fasting. Sobrang trending siya ngayon na sabi naman is mabisang pagpapayat. Hindi ako bihasa pagdating dito. Nalaman ko lang siya through my sister and nag-research din ako para magkaroon ako ng maraming ideas for intermittent fasting. Start ako ng Friday ng intermittent fasting. And today is my fourth day. First day kasi sobrang hirap. Yan talaga yung stage na matatakam kang kumain. Lalo na kung sanay kang mag-almusal. Kasi pag sa intermittent fasting, may time frame kasi yun eh, na may time na nasa fasting ka and then may window hours ka na pwede kang kumain anything na gusto mo. Pero hindi naman ibig sabihin sa window hour na yun. For example nga is ginagamit ko is yung 16 to 8 ratio na time frame. Hindi naman ibig sabihin na yung 8 hours na feasting time mo is kailangan ikain mo na ikain yun. Sa Facebook, nag-try ako kasi may nabasa ako na ang laki ng pinayat niya dahil lang sa water therapy. So, nag-try ako ng 2 days. So, after 2 days, kinabukasan, tinry ko ng mag-fasting. First day, ang experience is very, hindi ko naman sasabing very mahirap, pero andun sa part na talagang matetem kang kumain. So, mahihirapan ka. Kasi ako, maaga akong gumigising. From minsan 6 or 5:30 gising na ako dahil nagagaya ako ng anak ko for school. So usually papasok sila ng 7, mga 7:30 kumakain na ako, nagkakape ako, tapos kung ano yung matitirang pagkain nila sa almusal, yun yung kinakain ko. So ganun yung routine ko. Pero nung nag-start ako ng intermittent fasting from 10 p.m. wala na akong food intake. So 10 to 2 p.m. 2 p.m. na yung window hours ko, which is yun yung time na pwede na akong kumain. So yung first 4 hours, nakakaya eh. Kasi tubig-tubig, ganun. Tapos once na na-feel mong gutom ka, magtubig ka lang. And medyo nag-adjust naman na yung chan ko kasi nga nag-try na ako ng 2 days water therapy. So medyo okay-okay. Tapos ang sa first day na yun, mas parang nahirapan ako. Pag alam mong patapos na yung fasting, tapos parang sobrang ang dami pumapasok sa isip mo na gusto mong kainin, na sobrang gutom ka na, lalo na kunwari mga 2 hours pa. 2 hours na lang inaantay mo. Parang mas nagtatakam ako sa pagkain. Eventually, nung nag-start na yung feast ko or yung aking window hour na pwede na akong kumain, from 2 p.m. to 9 o'clock or kahit mga basta before 10, basta hanggang ganun. So, ina-expect ko, sobrang gutom ko, diba? Parang ang dami kong kakainin. 2 p.m., nag-start na akong kumain. Akala ko, sobrang madami akong makakain. Kasi, diba, 16 hours, wala kang pagkain. Hindi kaya ng chan ko na kumain ng madami. Kasi, ewan ko, ganun yung feeling. Kasi siguro, nabusog ako at kakatubig. Kaya, kumbaga, ang nagiging pagkain, ang ginawa ko ng pagkain for first day is kumain ako ng konting kanin, tapos pag naramdaman kong gutom ako, magwo-water ako, and then mga after 10 minutes tsaka ulit ako kakain kung ano yung available na food dito. Kasi wala naman restriction kung ano yung dapat mong kainin during intermittent fasting. So the second day, medyo masasabi ko na medyo nasasanay ako. Basta tubig lang ako ng tubig. Hanggang hindi ko na namalayan na feast time na, ganun. So, mas magaan na yung pakiramdam ko. Is ng fasting ko, hindi ko maramdaman na bloated ako. Ang saya lang na makita ko na flat yung chan ko. Hindi siya talaga yung nakaumbok na ganun. So, siguro yun yung effect ng fasting sa akin. So, let's see kung matatarget ko na matagal lang ko for 1 month. Malagpasan ko yung 2 weeks, siguro itutuloy-tuloy ko na siya hanggat kaya ko. Suggest ko na lang siguro sa inyo is
do your research. Tapos, kailangan siguro alam mo yung katawan mo. And bago mo start yung intermittent fasting, yung routine mo for every day, kailangan magtugma sila or kailangan maset mo yung time frame mo dun sa mga gawain mo. So sa inyo siguro masasuggest ko iayos niyo yung schedule niyo para mas madali kayong makahanap ng time frame na sa intermittent fasting. Ilalagay ko lang sa description box kung ano yung mga napanood ko or nabasa kong article about sa intermittent fasting. Paano nagustuhan niyo yung konting na share ko tungkol sa intermittent fasting? And kung hindi pa kayo naka-subscribe sa channel ko, please subscribe and also like this video kung nagustuhan niyo. So yun lang guys, see you again next time.